Test mic. Test mic, test mic. Comment lang po. Okay ang ating audio. Okay po ba ang ating audio? Ma-share po lang. Lang po ah, share po lang. Audio kung okay. Naririnig niyo po ba? Pa-comment lang po kung maayos yung audio natin before we start. Share lang natin sa ating trading community. Hello po. Hello.
Good afternoon po. Hello po, hello. Comment lang po kung maayos yung ating audio. Start na po tayo. Okay, let's start. Tawag po tayo sa ating chart. Ito po pala yung ating mga re-reviewin for this week. Ito po yung mga requested nyo or request nyo. So, kung wala po dyan, you can just comment and i-add po natin sila, no? Wala po ha. Double check ko lang yung ating audio. Okay. Okay naman po ang audio natin. So, let's start. Ayun. So, tatabi ko lang po muna. Unahin na natin ang ating wait lang po. Ayusin ko lang yung ating YouTube. Para makita ko yung message nyo, if ever. And then, let's start. So, ikin natin to dito. So, as mentioned last time, gusto natin mabreak itong ating color box na to. This 6869 level. And now, we are on the resistance on the, what do you call this, 7K level. So, maganda po ang pinakita ng market natin no this week. Sumaboy po ito sa galaw ng international market right after the election, no? So, ang ganda po ng galaw, no? So, meron tayong upward move. So, I think magkakaroon po tayo ng retrace dito sa PSE natin, which is around this level, around 6, all the way 6.6 to 6.8 level. Yun ang gusto natin makita before it goes up. Then, if ever mabreak niya itong 7.1 na to, we might see 7.4. Kahit man lang na hanggang end of the year, no, mag-close tayo above 7K, which is good na po yon to start the new year or the new year, which is the 2021. So, yun po yung gusto natin makita, no? So, as expected din po sa mga nababasa natin sa forum, magkakaroon talaga ng short rally after Biden winning the presidential election, no? Pero sa nababasa po natin, magkakaroon po talaga ng another drop sa US market. So, yun po yung titignan natin. Maganda rin po, like you would see also, if I can blow up,
net foreign po tayo is selling sila, no? If you see, so nagkakaroon po ng selling pressure uli. So, but hopefully masustain po itong 6-8 level na yan para at least dyan na tayo magpahinga until the end of the year. Okay po. Now, let's move to your stock request, which is tech. So, ito po yung ating projection last time sa tech. So, if you would notice, no, malapit na tayo sa ating target price. Our initial target for tech is 6.8, which is equivalent to 19%. Tapos, yung nakakuha po dito at hindi nagbitaw, that is roughly 33%. So, congratulations po sa mga kumita dyan. Now, kung imumove ko lang po ng konti ito para makita nyo. Actually, na-hit na po yung ano natin, no? 679 po yung highest niya nung Friday. 680 po yung target natin. Pero I believe nagkaroon po kayo or nagbenta po kayo dyan. So, congratulations pa rin po, no? So, you still have 19% or 18%, no? From the target price. Now, anong gusto natin makita kay Tech? Gusto natin makita kay Tech ay, for me, again, personally, no? Gusto natin mag-sideways muna siya o magpahinga. Karoon ng post days dyan, dalawa, tatlong kandila. And then, bago tayo pumanik uli sa next TP natin, which is 7.54. So, from the closing last Friday to the next TP, meron uli tayong 14%. Ngayon, kung nag-hold pa rin kayo, kung kumuha kayo dito sa ating buying level dito last time, ito. So, kung nag-hold pa rin kayo or nag-sell kayo ng half, ang target nyo dyan is 32%. Okay? Ngayon, kung dito naman kayo mula sa baba, hindi pa rin kayo nagbibenta, that is around 47%. So kung nagbenta naman na kayo, so we want to see some sideways or even a retrace, a healthy retrace around this level, around 640. Or all the way, let's say, 620. Yan, yung retrace na yan. Tapos, before it goes up. Yan po yung gusto natin makita. So, with that, let's put some arrow, no? Kung kaya, mag-retrace siya around this level, no? Tapos, balik siya pataas. Yan ang gusto natin makita kay Tech. Sobrain natin to. So, again, congratulations po sa mga kumita kay Tech. Okay? Save natin. Good afternoon, Sir Emil. Good afternoon, Sir Richard. Good afternoon, Sir Farmer Baker. Maraming salamat po sa pakikinig nyo at sa suporta. Yep. So, also, try not to skip the ads po. Dahil ano po tayo, magkakaroon po tayo ng donation drive. Yung kikitain natin sa YouTube dito ay idodonate po natin sa naapektuhan ng bagyong Ulysses. Okay po. Parang suporta nyo na lang din. And then, if you are able to, kung kumita naman po kayo sa ating mga stock review, you may want to also donate sa prepared nyo po na LGU or community or even non-profit group para po makatulong tayo sa iba, kababayan natin. Okay po? Next. Yan, para malinis yung chart natin. M wide. As you notice, no? Medyo ako, may nag-post din naman tayo sa group natin. But anyways, so, sabi natin, mas good. Ito, balikan lang natin yung review natin. Ito po yung ating, what do you call this? Initial setup, no? So, sabi natin, if you really want to enter this trade, pwede kayo dito. Tapos, target nyo po sa taas ng box, which is 8%. But sabi din natin, I believe last week, if ever lang na sumampa siya dito, this is the best entry for me, ha? Kahit mahuli tayo ng 8%. Pero kung kumuha na kayo dito, nag-take na kayo ng risk, congratulations po sa inyo. But anyway, now you are up by 8% again, no?
So, congratulations po. So, again, our target for what do you call this? M-wide is first TP natin dito is 10 peso, 10.05. That is equivalent to 22%. So, congratulations po sa mga sumabay at kumita dyan. And if ever i-break ni 10 peso ito, ang next target po natin kay Meg, ay sorry, ay M-wide ay 12.60. That is equivalent to at least 50%. Okay po. So, but anyway, we monitor first and check kung aabutan niya tong initial TP natin na 10 peso. Yun. I'm not really, what do you call this? Knowledgeable po sa mga share swap na yan. Na from, but from what I read and heard, yun po. Actually, walang direct ownership itong si... magkakaroon siya ng indirect ownership itong si Dito CME kay Dito Tel, no? Dahil sa share swap na nangyayari. If you would see the structure, I think I share that. Tingnan ko lang po, ah. Sige, tingnan natin, ah. Pero hindi po ako expert sa Funda or something, ah. So, try natin. O yan. So, kung mapapansin nyo po, ang Dito Tel ay 60% itong, ay, sorry, 40% itong China. Then, itong Chelsea, 25, which is yung C, no? And then, yung Odena Corporation. So, kung mapapansin nyo, wala kayong makikitang Dito CME dyan. Okay? Now, on the next, wait, ano ba ito ayaw niya? And then, on this next one, mapapansin nyo na po, no? So, yung ating Odena, wait lang ah. Para makita nyo, yun, yung structure. Gawin nating tatlo, yan. Pag-ano'y natin para pare-pareho tayong matuto. Kung may idea po kayo dyan or may alam kayo, you can also share para lahat po tayo matuto, no? Pero, ulitin ko po, hindi po ako expert dito at I'm not really that knowledgeable, no? Pagdating dito sa... Meron po silang tinatawag na corporate layering, no? So, try natin lang tignan. Okay? And then, this. Lilitan lang natin to. Ayan. Tapos, patong natin to dito. Ayan. Kung mapapansin nyo po, no, ulit, si Dito Tel ay 40% tong China, 25% si Chelsea, and 35% si Odena. So, all in all, 60% po si Uy dyan, no? 60%. Yung dalawang company, 35 and 25. Alam po ah, nangangawit ulit yung... Tapos, yung Odena Corporation na may 35% na... yung 35% ni Odena, ito po yung breakdown ng structure. Meron po tayo ulit Chelsea and Infrastructure. So, meaning, kung mapapansin nyo po itong corporate, kung titingnan ko lang ha, 25 itong Chelsea mo, 35 itong Odena. Pero itong 35 na Odena nito at itong 25 na percent ni Chelsea is still under Odena. Actually, dapat ang structure nito ay Odena, papunta kay meron pa siyang ganito dapat, may arrow pa to, no? Sa nakikita ko lang ha, sa basa ko lang. Ngayon po, yung Odena, dito po papasok yung Dito CME. Ito po yung tinitrade natin ngayon, no? Si Dito CME. Then under Dito CME, magkakaroon po tayo ng another layer of structure na Odena CME Holdings. And dito po, magkakaroon po ulit ng 60%. Kaya po ito yung 60% ng 35 and 25, tapos China Group 40. So, ito po yung structure ng 60% ni Uy. 25 si Chelsea, 35 si Odena, pero si Chelsea is still under Odena. And then, meron pa po tayong CME dito. So, kung i-break natin ulit dito siya, makikita nyo po ito. Ito yung malaking structure. So, tama yung sinabi natin.
35% ito, 25 ito, pero still under siya. And then you will see this Udena CME, then dito si Udena Holdings. So ganun po, medyo madugo itong layering nila, no? Corporate layering na ginagawa. Good afternoon po, Sir Tonton, no? So pagdating naman doon sa share swap, kasi po mandated, if I'm not mistaken, no, mandated si DTotal na mag-public, or meaning maging tradable sa public. So kailangan po siyang mag list. So it's either magba-backdoor itong si DTotal, magba-backdoor any of Dennis Uy company, or magche-change name po si Dito CME to DTotal. Yun lang po yung tingin kong makikita natin diyan, to DTotal. So kaya po siguro nagkakaroon ng share swap, kasi kung ipapasok nila yung 40 billion na yon na shares sa Dito CME, meaning siya na yung magke-carry kay DTotal. Yun lang po yung pagkakaintindi ko. Okay? Pero let's see po sa mga ibang posting ng mga kapwa natin trader. I think magandang tanungin natin dyan ay, no worry po, this coming weeks may i-guess po tayong mga market analyst, so sa ating TNK. So abangan po natin yan, tapos itatanong natin. Okay? Okay, balik po tayo sa chart. So again, congratulations po sa mga kumita kay MY. So save natin yan. Prut. Ayun si Prut, no? So wait, ano ba to? Ayun, malapit na siya sa ating kung natatandaan niyo itong review natin last time. Ito yung entry target natin diyan, 8%. So one or two candle pa bago ma-hit itong ating target, no? Which is good. And then our high target is 24%, which is 1.74. So pero sabi na nga natin, pag ito po binarka natin yan December, no, gusto natin mag-consolidate itong si Prut around December, no? So pag na-hit niya yung mga yan, gusto natin around December mag-consolidate muna siya before it goes breakout move. So yun po yung gusto natin makita kay Tech. But so far, congratulations po. Masarap nga ang kitaan ngayon sa, actually, kahit naman po nung during pandemic, mas marami pa pong kumita ngayon during pandemic kaysa ng regular market, because they were able to buy at the lowest price around March, April. So yung mga may mga extra BP po nakapagbudega doon, so now they are reaping their investment, no? At ngayon pong month, October, November, marami pong breakout na nangyayari, no? From a downtrend, reversing to an uptrend. So, good po yun. Okay? Ito po yung sa prot natin. Mrs. G. Ayun, si Mrs. G, yung initial TP natin, na-hit na po na 13%. If I can zoom in, ito po yung target natin na 13%. I-move po lang po, ah. Saktuan po yung atang closing nung Friday, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan. That is around 157, no? So, congratulations po sa kumita. 13%. Baka naman. Huwag na kayo magpakape. Mag-donate na lang kayo sa mga kababayan natin na apektuhan ng bagyo. Okay? Ang next target po natin kay Mrs. G ay 1.67. That is a total of 20% from the buying level. Okay po. Ngayon, kung wala pa kayong Mrs. G, yun ang tanong eh. Kung wala ka pang Mrs. G, paano? Papasok ka ba o hindi? Let's see po. Tignan lang natin. Baka magkaroon ng possible na maliit na shoot up ito sa Lunes. Pero for me, para mas maganda lang yung galaw niya, mas gusto ko sana kung mag-retrace siya ng maliit para solid, tapos puntahan niya yung ating TP2 na 1.67, no? Ito lang po yung gusto nating makita.
Hindi naman natin gustong bumaba, gusto lang natin siya mag-retrace para may buwelo siya pag umangat uli. Okay? Ngayon, kung tumuloy po yan dito, I mean, kung mag-breakout agad yan, eh de, good, di ba? Pero if not, mas gusto natin magkaroon ng retrace na short retrace bago po magpatuloy. Okay? MM, ayun, si I, paano natin? Alam po ah, nangangawit ulit tayo. Ano ba to? Dapat yata yung mic ko palitan ko nung nakahang, no? Para hindi na ako dumidikit sa kanya. Anyways, so ayun. So may dami ng patong-patong, alinisin ko lang. Yan. So kumita na po yung nag-enter dyan ng 14%. Congratulations, ha? Ito naman po dito, kumita na kayo ng 21%. Congratulations din. Tapos ito, lilinisin ko lang yung chart. Tapos kumita ng 14%. Now, yun naman pong kumuha dito sa baba. Ito yung sinabi natin, retrace itong arrow na to. Now, you are up at least 37%. So, congratulations po sa inyo, no? Yung kumuha naman po dito around 395 before the breakout. That is, what do you call this? 14%, no? So, if you would notice, no? Malapit na tayo sa, galing na natin to, hindi siya nag-retrace. Alam po. Pero hindi na, tatanggalin ko lang yung arrow, pero wag na natin tanggalin yung weight here. So, tanggalin nga natin yan. So now, if you would notice, no, meron na tayong medyo posible na tong i-break, no, yung all-time high natin or yung, yeah, all-time high natin nung IPO days, no, ito. So ano po ang possible na galawan natin ngayon? Kung hindi nag-average yung mga bumili dito, malamang nag-exit sila nung Friday kasi tagal nilang ipit, no, mula June, July, August, September, October, November. 5 months. At least 5 months lang, no? Yung iba, taon ang binibilangin bago mag-break even. Pero kung nakabili sila dito, kumita na sila, no? Now, for me, personally lang, mas gusto ko ulit ay magpahinga tong si dito. Ay, sorry, si MM. Dito banda. So, gusto nating mag-retrace si MM ng maliit lang. Maliit lang, ha? Although, straight po yan. If you would notice, kung ano rin po yung dati nating review, ito po, itong straight line na to, halos pareho sila ng move, no? So, pag nag-retrace po yan ng maliit, possible mag-sideways, mag-ipon ng lakas, kagaya dito, before magkaroon ng breakout. So, that would be around December na siguro. So, titingnan natin, no? Or first week of January. Yan, mga ganun po. Ngayon, kung i-break niya po yan, I might wait for a retrace, no? Kung wala pa kayo. Ulitin ko, kung wala pa kayo, pag nag-breakout, maghintay kayo ng retrace kung kayo papasok. Kasi medyo magpaparabolic po yata ito. Para tong DD, eh, no? Kita nyo po ito, no? After nyang mag-high, nag-side, di ba? Bumalik dito. Ito, itong high na to. Pansin nyo po yan. High. Nag-retrace ng konti, tapos up. So, yun ang gusto natin makita kay MM, no? Para healthy. Hindi yung parabolic move na diretso. Pag kasi po nagpaparabolic yan, medyo yung baksak po nyan ay grabe din. Although, uptrend pa rin siya, pero kung nakakabili ka sa taas, nakakapanghina po yun, eh, no? Like, nag-rally ito, bumaba uli. So, almost same entry ka na. Nag-rally ito, bumaba uli. Tignan mo naman, eh, kung manervyos ka dyan, di ba? Rally, baba. Kita nyo po yan? Same. So, yun ang ayaw natin mangyari kay MM, no? Kasi nakakasira po ng trading psyche yun, eh. Pag ganun ang galaw ng stock. So, gusto natin healthy move lang siya. Healthy pullback. Okay po?
yun din, APBI. Ito, pinost ko to, no? So, kung sumabay kayo sa mga call natin dati, nasa 50% up na kayo. But anyways, congratulations pa rin, no? Ito yung mga gusto nating mangyari, no? So, we are aiming for a 17 peso target kay APBI. So, yung kumuha dito, sa level na to, you are up now 20 plus percent. Congratulations, nakakumita dyan, ha? Ngayon, ay move ko lang, ha, para makita nyo. Yan. So, yung bumili po dito, around this level, around 10 peso, 10.60, 10.50, you are up more than 20%. So, congratulations po, no? Now, yun naman bumili po dito, around, what price is this? 12.50. Yung mga bumili around 12.50, kung nag-hold pa rin kayo, you are up now by 9%, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan. Ito yung, kaya sabi natin, yung naman magbabuy on breakout, ito po yun, no? Kagaya ng sinabi natin dito. So, ito po yung target natin dyan. So, nangyari sa araw natin, baliktad, no? So, dapat, kita nyo po yung araw na yan. O, nangyari dyan, dito pala siya, no? Tapos, retrace. Tapos, angat. So, okay pa rin po yung move ni APBI. So, wag natin burahin yung initial natin. Yow. Now, I think lang, magkakaroon ng medyo selling around 14 peso dito kay APBI. Tingin ko lang, magkakaroon ng maliit na selling pressure dito around 14 peso. Pero sana i-break niya yan. Yan ang aabangan natin, no? If ever magkaroon ng breakout dyan. Pag nag-breakout po sa around 14 peso to, possible na ma-hit niya yung 17 na target natin. Okay? So, congratulations po ulit sa mga kumita. What else? SSI. Yun. May mga PM po tayong natanggap. Kumita sila dito kay SSI, no? So, congratulations. So, mula baba, meron na tayo dyan. So, anyways, so yung mga bumili dito around 125, 126. Yung initial unang tipi natin diyan is 16%, so na-hit na po 'yan. And then our next target is yung 42%, which is 1.82. Okay? Currently, you are up now by 27%. Congratulations po sa inyo. And then meron pa tayong inahabol na around 11%. So, hopefully, ma-sustain niya po yung move niya na yan at ma-hit yung target natin na 181. Now, ano pang maganda natin ngayon dito? Ang tingin ko lang, baka ganda earnings nito, no? Eh, hindi. Third quarter, lugi. So, Kung, wait lang, move natin to ulit dito. Ito, i-move natin to. So, kung kaya naman, maghintay dito. Dito kayo maghintay, no? Kung magre-retrace po siya, ha? Kung magre-retrace, maghintay kayo dyan. So, lagyan natin ng paborito nating word. Wait here. Yun, wait here. So, tingnan po natin kung magre-retrace at pag nag-retrace dyan, mas healthy po siya para pumunta sa ating target. Okay? Check natin mamaya, Sir Tonton. Sulit daw po ba ang SRO ni ASEN? So, check natin mamaya, Sir, ha? BHI. Ayun. So, si BHI natin, we are still at the buying level. If you would notice, no? Ito po yung buying natin dyan. Ito po yung cut loss natin. So, we are still at the buying level. Ayan po yung inano natin dati pa. Wait here. Ito po kasi yung critical dyan, no? Itong yellow colored box natin na yan. So, yan po ang dapat i-break. So, if you want to, nasa buying level pa rin po si ating BHI, no? So, hopefully, magkaroon ng breakout dyan. NRCP, okay, looking at this,
Okay. Huwag nyo munang tarakan, pero pwede nyo pasukan. Yun. Huwag nyo tarakan, pero pwede nyo pasukan. Pwede kayo mag-test buy kung gusto nyo po. Low risk, high reward tayo dito. So, pwede. So, kung makakuha kayo, let's say, around this level, mga 59, kung kaya, bato nyo po dito sa 78. So, mga 30% po yan. So, kung kaya nyo naman, lagyan nyo muna kahit mga 10K, no? Para patulugin nyo lang. Para kung biglang bombahin, meron kayo. Cut loss nyo dyan is around 9% nga lang. Pero 1:3 po yung risk nyo, no? 9% risk, 31% reward. So, almost 1:3.1 na po yan. So, good pa rin. Okay? So, okay naman po yung structure nga niya. Pero, for now, medyo ililiquid po siya, eh, no? Na natin yung value niyan. So, 51K lang, no? So, yun po. Lagyan nyo lang ng maliit na halaga para at least konti lang mo yung ano, yung talo kung sakali. Tapos, kung gumanda yung structure, pwede naman kayo mag-add, no? Pero wag nyong biglain. Konti-konti lang. Whole sim. Ayun, si whole sim. Medyo gumaganda si whole sim natin, no? So, if you would notice from your entry level, move ko lang po ha, para makita nyo, kasi natatakpan na siya. So, from your entry level, or our entry level here, you are now up by at least 8%. So, congratulations po, you are up by 8%. So, gusto natin mag-breakout dito sa ating colored box. If ever mag-breakout po dyan, ang target nyo po ay 7 peso. Ito po, 701, that is equivalent to 22%. Yan po ha. If ever mag-shoot up, mag-overextend, pwede po ang 737 dyan. Wow, 737, parang aeroplano lang ha. Boeing, no? Boeing, sorry. Boeing. Boeing 737. So, ano lang, patawa lang ng konti. So, yon 7 at ang target natin dyan, 29%. Or if ever mag-extend, overextend, yung move, pwede po ang 7.37 dyan. Okay? So, now you are up by 8% from the buying level natin. Okay? Congratulations po sa mga kumita dyan. And then, next is ASN. Ito na. So, sabi natin, wait here, no? Pero nag-breakout. Eh, ganun talaga. So, kumita na tayo dyan ng 24% and 34%. Pakita lang natin. Ito po, 24 and 24. Yung nag-entry dito, 24%. Yung nag-entry dito, 24%. Sorry, ito, 34. So, we thought, no? Sabi ko naman, we thought na or gusto natin mag-retrace siya. Pero, hindi. Malakas eh, no? Ito nga, oh. Bumaba na, oh. Sinalupan dito, tapos nagbumalik. So, anong magandang planuhin natin ngayon kay ASN? Kasi may news to, no? Ayun, no? ACRI Singapore Firms. Ayun, 15 hours ago. Kung mapapansin nyo po ito, yun. Kaya may news to, eh. Kaya gumagalaw, eh, no? The Board of AC Energy Philippines has approved proposal Singapore-based GIC Private to invest 20 billion in Ayala-led company. So, 17.5 ownership stake po yan, no? The investment will be implemented. Kaya, babaksak na sana. May news pala, no? So, umangat ulit. So, now, this is opportunity for you, guys, kung meron kayo, to at least take profit, no? Kasi may magandang news. So, siguradong may bibili ng ibibenta nyo. Ang ano dito, all-time high to, no? Multi-year high. So, wala ka pang resistance. Ito yung medyo, critical lang kasi nga, wala tayong basis for its TP. Pero pwede tayong gumamit ng extension dyan para at least ma-gauge natin kung hanggang saan, no? But for me personally, kung wala kayo nito, maghintay kayo ng retrace. So, i-move ko na po yung retrace natin dito ngayon.
Okay? Kung umangat man yan, hintayin nyo uli dyan. So, ito pala, hindi lang dito, hanggang dun pa pala siya, no? So, congratulations po sa mga kumita. Ito ay personal ko lang naman na view, no? So, kung wala pa kayo, might as well maghintay. Ngayon, kung meron kayo, if you want, you can sell half of your position, then let the other half ride the trend. Until it bends. Yun nga, sabi nila, di ba? So, yun po sa ASEN natin, no? I think solid naman po yung SRO ni ASEN, Sir Tonton, no? Magaganda yung ano, anong tawag dito? Ayala kasi ito eh, no? So, medyo, ano, maganda yung galaw ni Ayala. Ayala stock. Pero tingin ko, overextend na to dito. Wait lang ha, silipin ko lang sa iba kong chart. Yung personal setup natin. Tingnan ko lang kung saan naabot to. Po ha, silipin ko lang kung saan naabot. Tama nga. So, pwede kayong kumuha. Oh. Pwede to sa 472. Wait, 472. At saka sa 518. Oh, yan muna. 518. Yan. Baka abutan pa niya yung dalawang yan. So, titignan natin. So, from 472, from the closing, that is another 12. And then, from the closing to the 518, that is another 23%. Okay po. Pero, syempre, manage your risk pa rin po, no? Okay? Save natin yan. And then, AGI. Ito, AGI. Medyo gumanda. Ayun, sabi. Na-hit na yung 14% natin. So, we thought magre-retrace din, no? Kaliwanag lang natin. So, ito po yan. So, meron tayong target na 14% dito. So, na-hit po yon. So, pinatin. Baka mag-retrace. Tapos, umangat. Umangat naman po, no? So, na-hit ito. Tapos, we thought na babalik dito uli. And then, meron din tayo, if ever magkaroon ng breakout, sabi natin, dito yung entry, ito yung cut loss nyo. So, now, you are up by how many percent? Tingnan natin. Now, you are up by 5%. So, congratulations po. Ang target po natin sa AGI is 10.58. That is equivalent to 25% from the entry. So, congratulations po sa mga nakakuha kay AGI dito sa breakout. Okay? DMC. Ayun. So, naku, mukhang aabutan tong next TP natin kay DMC, di ba? Actually, nagbenta po ako dito, no, kay DMC. Sayang, no? Nang hinayang din ako, so nagbenta ako diyan. So, kinuha natin tong first TP natin na 11%, no? Kumuha tayo diyan. Actually, sa ang DMC ko diyan dito pa kinuha, no, sa baba. So, yeah, kinuha natin 'to. So, may initial kasi tayong target diyan na 508. So, nung binenta ko tapos kinabukasan, dito ko nagbenta dyan, umangat uli, no? So, okay lang. So, pero hindi ko pa pinasukan uli. But anyways, sa mga nag-hold pa rin, so, if you would notice, so, meron tayong target na 621. So, that is 36%. So, for me, kung magpapahinga muna si DMC dyan, baka pasukan ko uli. And then, I will target uli itong 621 natin. So, that is equivalent to around 22%. Okay? So, maganda po yung earning. Hindi naman maganda. Anong tawag dito? Malaki pa rin pero negative 44%. Pero ang ganda po kasi ng structure niya, no? So, DMC. So, anyways. So, yun. Kumita naman tayo dyan. Kung nag-hold pala ako, no? May additional pa ako ng few percent. So, anyway, balikan na lang natin. Ganun talaga. So, we just respect our trade plan.
Okay? So, congratulations po sa mga sumabay at kumita kay DMC. ECP. Ayun, gumanda tong si ECP, no? Gumaganda yung galaw. Although, may kasabay po kasi ito ng mga telco. Ang maganda kay ECP, kumakakakuha kayo lagi sa base. Upuan nyo lang. Ano ba ito? Naging highlighter. Upuan nyo lang, no? Magiging maganda yung profit nyo dyan. Like ito, upo-upo dito, 30%. Upo-upo, ayan, no? May mga yan, upo. So, ngayon, maganda yung structure nya. Possible na ma-hit ni ano tawag dito ni ECP itong around 12-13%, mga ganon. So pwede pa naman, pero kung wala pa kayo, wag na muna. Ulitin ko, kung wala pa kayo, wag na muna. Hintayin nyo ulit bumaba si ECP dito around that side. Hintayin nyo mag sideways uli dyan. Siguro palitan natin ang kulay nito. Pink na pink eh, no? Eh. Ayun. Palitan natin ang kulay. Gawin natin. Yun. So, hintayin nyo po uli. Mag-retrace dito. Mag-ipon. Tapos, dun po kayo ulit kukuha. Ngayon, kung umangat po yan, okay lang din. Pero wag nyo nang abulin kung wala kayo, ha? Pwede pa kasi umangat yan dito, no? Pero kasi, ano to eh. Mga ganyan, no? Mga pump and dump. So, kaya ingat-ingat po tayo. Okay? Pag mga ganyan, sa baba ang kuha. Sa base. Para hindi po tayo maiipit sa taas. MRC. Ayun na, si MRC natin. So, na-hit na rin itong ating, almost na-hit itong 16% target natin, no? Nangaburay na nga natin itong mga to. So, meron tayong initial target na 16% dyan. Ang problema, hindi na problema, hindi niya na-hit yung maximum natin na 48, di ba? 0.48. So, hanggang 0.48 lang nasakto. So, that is equivalent to at least yung highest niyan is 13%. So, target natin dyan is 16%. So, kung nagbenta kayo dyan, so, congrats pa rin, no? Kumita pa rin kayo. Now, kung kumuha kayo ng MRC, pwede nyo pong i-target yung 5290, which is from the closing is another 12%. Ayan. So, yan po yung anong tawag dito? Abangan nyo kay MRC, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan. MRC. All H. All H, ayan na. Ayan na si All H. So, initially, na-hit po yung ating 17% na target dyan. Ito po. Papansin nyo to. No? Na-hit yung ano natin. Target na 17%. Ilipat ko lang. And now, wait for the breakout, sabi natin. So, nag-breakout. So, wala pa naman po sa cut loss. I mean, hindi pa na-hit yung cut loss natin. So, you still hold. At nasa buying level pa rin po si All H. So, okay pa rin siya para sa atin. So, as long na hindi na-hit to, eto lang kasi ang problema dyan, no? Pag nag-create siya ng high, low, high, low. So, mag-create po siya ng lower low and lower high. Sakto po yan sa ating cut loss. So, that might indicate or show na nagkakaroon ng reversal or nagre-reverse na yung trend. So, kaya po, sa cut loss natin, pag na-hit, we exit. Okay? Pero as long na nag-hold dyan, okay pa tayo dyan. Save. Dito, sa puso ko. Ayun. So, nag-retrace nga si dito. So, wait lang ah. Eto, sa retrace, ano lang muna natin yung play natin last time. If you would notice, sabi natin, kung mag-break dito, kung mag-break, ang target natin dyan, 861. So,
kung mag-break tapos ang cut loss niya dyan is 645. Now, ang nangyari sa kanya, murin ko lang po muna to ah. So, ito yung major resistance natin dyan. So, nag-retrace nga po si dito, no? Sa ating around 549. So, tapos target natin dyan is another 30%. So, yung nakakuha po sa retrace, that is 30% na malinaw. So, congratulations po. Actually, hindi naman siya 30. So, kung nakabenta kayo dito, 27. Or dito kayo nakabenta, 25. Not bad, di ba? 3 days holding. 25%, 27%. So, congratulations po sa mga nakakuha yan, nakakuha niyan. Ngayon, kung magbe-breakout naman si dito, dyan, ang next resistance natin dyan is around 8 peso. Okay? So, naka-hold pa rin tong si dito. So, titingnan natin yung galaw niya on the opening. But for me, kung wala pa kayo, medyo observe muna, di ba? Kung mga meron naman na kayo, yung may want to take some profit, ulitin ko, some lang ha, some. Tapos, let the rest ride. Or kung mag-retrace uli siya, I mean, kung bumalik ulit si dito, ulit dito around 550, kuha uli, then bato nyo uli dito around 27% again. Okay? So, congratulations po sa mga sumalo nung nag-retrace si dito. San. Ito si San natin. So, malapit na niyang ma-hit yung ating TP, no? Konti na lang. So, congratulations po sa mga nakakuha dyan at sumabay. Dito sa buying natin, around 125. So, nung Friday, you are up. Baka binentahan nyo na rin. You are up 10%. Baka nagbenta na kayo. 10% is a decent gain na. So, not bad, di ba? Pero ang initial target natin dyan ay 15% sa 1.44. Congratulations po sa mga kumita. FNI. Ayun, si FNI. Ay, sakto. Sakto yung ating TP. Nakachamba tayo dito, mga darling. So, that is 25%. Sakto sa gap up at closing nung Friday. Baka binentahan nyo na yan, di ba? So, congratulations. Baka naman. Mag-donate po tayo sa mga kababayan natin, sa mga kumikita sa ating stock review. Mag-donate naman po tayo sa iba, mga sir. So, but anyways, ano ang next plan natin kay FNI? Wait lang po ah. Silip ulit tayo sa ating kabilang chart. So, meron po kasi akong personal na chart na ginagamit. Doon natin sisilipin. FNI. Yun. Power, power to, mga darling. Power, power. Kung malakas tong si FNI, baka kaya pa niya yung 186. Yun, 186. Bigyan uli natin ng 186 yan. Ayun, sakto. So, pag malakas to, pwede kayong bumenta ulit dito sa 186. That is equivalent to another 12%, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan. Power, power. Oh, grabe. 94% yung earnings nyo. Congrats. So, yung mga nung mula January, February, di ba? Excuse. So, positive na kayo ngayon. So, congratulations. So, almost 11 months kayong naipit. Pero okay lang, di ba? Nakabawi na. Power, power. Congratulations po. Save natin yan. And then, next. Nickel. Isa pa itong si Nickel. So, na-hit naman yung target natin, no? Na 17%. So, we thought, no? Ulitin ko ulit. So, mayroon tayong target na 17% dyan, no? Mula dito, sabi natin, pag na-hit tong target natin, baka mag-retrace. Ito yung projection natin last time. Pero, hindi siya nag-retrace, pero mukhang aabutan niya tong target natin. So, wala nang retrace-retrace, no? Diretso na agad doon.
So congratulations. So that is around how many percent na kayo up? 21%. So ang target natin diyan is around 26%. So may natitira na lang kayong 5%, no? You may want to take some profit na. So ngayon baka ang mangyari kay Nickel is dito siya mag-retrace sa ating initial target. Mas maganda 'yon, tapos bumawi ka uli doon sa taas. Okay? Pero congratulations po uli sa mga kumita diyan. Silipin natin uli si Nickel sa iba. Okay, 490 po ang next target natin. So 490. So dito po 'yon. Ayan. So mula sa target natin na 490, you still have 10% again, parang FNI lang, no? So pag kumuha kayo diyan on Friday, dapat may cut loss din po kayo, ha. Cut loss kayo dito sa baba, mga 5%. Okay po. Huwag po natin kakalimutan magkaroon ng cut loss para hindi po tayo maipit na matagal. Like this one, eh yung nakaraan, yung FNI, 11 months, no? Bago naka-recover. CPG. Ayun. Naku, na-hit na ba yung 20% natin? Malapit na. So, ito yung target natin diyan, 0.41, no? So malapit na siya. Maganda po tong si CPG, ano lang kayo, patience lang kayo. So ngayon medyo mataas na. Hintayin muna natin mag-retrace. So maganda po earnings nito, no? Nagbibigay din po nito ng dividend. Now, for me personally, kung kaya eh kung mag-retrace siya dito, banda, 'yan. Tapos bago siya umangat papunta dito, 'yan. Or papunta doon. Yan ang gusto natin makita kay CPG. Pero maganda po ito. So, congratulations po. No? CPG, ELI. Ito pa, isa pa to, si ELI. So, marami. Ito yung mga dati natin na ginawa. Wait lang. Liitan nga natin. Masyadong malalaki yung ano, yun. Now, yung bumili dito, target natin dyan is 33%. Sabi naman natin, yung bumili dito, ang target nyo dyan is 20%. Ayun po, no? So, currently, nasa buying level pa rin naman yan. Pero mas maganda, kagaya na sinabi natin dati, kung dito kayo makabili, sa baba. Para mataas yung target natin. Okay? Okay po tong si... Okay pa tong si ELI, no? Ano nyo lang, tsagaan nyo lang. Medyo maganda po ang reward dyan. So, 197% po yan, no? Yung earnings niya ng third quarter. Power! Trimex! Ayun! Meron pa tayo mga dating ano dyan, ah. Okay. Interesting tong si Trimex. Wait lang, silipin natin. Okay, pwede po itong, tignan ko lang po muna yung traded value niya, 9,390. Okay, pwede po itong si, kung kaya nyo makakuha, no, dito banda. I mean, yung impression yan, so buying level yan. Lagyan natin ng indication, buying level. Buying area na lang. Okay, ang kumuha dyan, target nyo ito, 16% na mabilis or 17, and then cut loss kayo dito around 5 to 6%. Yan po sa Primex, no? Ito yung initial TP natin. Then pag na-hit yan, tingnan natin the coming week kung saan pa tayo mag-TP uli. Pero yung initial natin dyan is 17% target. Okay. Interesting tong si Primex, ah. Add natin sa ano yan. Add ko sa watchlist ko yan. Maganda kasi mag-start pa lang siya mag-reverse, no? So, mas malaki yung
potential nating kumita o yung upside. Parang GT Cup, titingnan nyo to. Ayan, oh, yung mga ganyan. Yung mga ganyang move. Oh, 39%, di ba? Yung mga ganyan. Bago mag-reverse and now we are up. Kita nyo po yan. So, anyway, balikan natin si Primex. So, yun ang gusto natin makita. Sige. Magte-test buy ako dito next week. Tignan natin. So, okay naman yung earnings niya. Oh, 600%. So, pwede tayo mag-test buy dito. Basta may cut loss. Ngayon, kung ubusan tayo, tapos i-whip tayo, balikan natin uli. Yun, balikan uli. No? Pwede naman po. Low risk, high reward. So, pwede tayo dyan. Tignan nyo naman nung before the pandemic. Nasa 2 pesos pala yan. No? So, nasa 71% upside. Pwede, pwede. Sige. Test buy tayo sa Lunes. Sabayan ko kayo. Kung sino man nag-request nito, try natin. Try. Okay. Primex. Lagay ko nga sa watchlist yan. Next, DD. DD, gandang hari. Yun. So, si DD, maganda rin po ang bounce-bounce niyan. So, nasa buying area yan. Kung nakabili kayo dyan, power-power na kayo. Wait lang. Lagay natin yung cut loss natin. So, now you are up by 2%. Isa rin tong si DD, no? So, pwede po yan. Mas maganda makakuha kayo below or kung mag-retrace pa siya ng konti. Ngayon, kung dyan naman, hindi na siya bumaba all the way sa ating target, 8%. Okay? Initial target natin, 15 pesos. 15.71. Okay? And then, IDC, ito. Kita nyo naman yung sa post natin sa Ocean 5. So, kumita yung isang, medyo maraming kumita sa IDC natin dito, no? So, i-boop ko lang ha, kasi natakpan na sila ng mga kandila. Para mapaliwanag lang natin. So, if you would notice, no, yung bumili dito, may 16% na kayo. So, congrats. Yung bumili dito sa baba, may 31% na kayo kay IDC. Congrats. Yung bumili dito, hindi sa baba, dito, sa dito, no, meron na kayong 25%. Congratulations po sa inyo, no? At yung bumili naman dito, sa level ng around 280, eto po, ang tinatarget natin dyan ay itong 438, which is 56%. No? So far, okay itong chart ni IDC. Maganda ang galaw, maganda ang move. So, congrats po sa mga kumita kay IDC. No? Power, power! Donate po tayo sa kababayan nating nasalanta ng bagyo. Yun na lang po ang ano ninyo sa mga kumita. Congrats! Ito po, si SSP. Parang naulit itong si... Ah, SSI pala yung isa. Ayun, si SSP natin, no? Ito po yung buying level natin kay SSP. At ang target natin dyan, 18%, which is 1.82. But currently, ang closing price niya mula sa buy area natin is 9%. So, baka nagbenta na rin kayo dyan. But still, congratulations. But our initial target is 1.82, which is 18%. Okay po? Congrats! Congrats sa mga kumita dyan. Power! PHR, ito. Marami din kumita dito kay PHR mula sa dip, no? Mula sa dip dito, 25%. Ang yummy-yummy. Yumaman na naman si Dao. Si Dao na lang ang masaya, no? Yan na lang yung mayaman. Pero ang initial target po sa PHR, no, is around 4 pesos. Ito, lagyan natin. 4 pesos or 401. Yan dyan na lang para hindi ko na i-move.
So from the target price, we still have at least 44% upside. Ngayon kung bumili kayo diyan, ang cut loss nyo po dyan is around, medyo malaki lang ha, kasi mataas yung volatility nito, so around 10%, pero yung inyong target is 44%, so ang risk ratio natin dyan is 1:4, di ba? 1 risk, 4 target. Okay, congratulations mga darling. And next, Aba. Ito, gumalaw si Aba. Ayun, na-hit yung target natin. Na-hit. Congratulations po sa mga kumita. Wait lang ha, move ko lang. Na-hit na yung target natin na 13%. Ang bilis. So, yung bumili dito sa baba, ito po yon, buying level, ayun, nakita nyo po. So, target natin dyan is 23%, no? 0.57. Congratulations. At yung bumili po dito sa level na to, yung last review natin, pwede po kayo dyan, sabi natin target, ang cut loss nyo 5%, ang target nyo is 13%. So, sakto po siya, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan. Hindi na kayo naghintay ng matagal. Congrats. Oh, next TP natin dyan kay Aba is 0.67, no? Pero kung sa 0.67 ang ano nyo, maghintay na kayo ng breakout nyo sa 57. So, para po, medyo safe tayo dyan. Tapos, cut loss kayo ng around 5% uli kung sakali po magkaroon ng breakout, no? Congratulations sa mga kumita, power. Green. Ayun, si Green. Malapit na siya sa target natin, mga darling, no? So, ang target natin kay Green is 292. So, from the closing price, meron pa tayong at least 10 to 11% na hinahabol, no? Pwede pa yan, 10 to 11%. Congrats po sa mga nakakuha kay Green. Power! BLL, yun. O yun, si BLL natin, malapit na rin siya sa target natin na initial na 13%, no? Ayun po. So, ito po yung buying natin dyan. Target natin 13%, so malapit na. And then, kung mag-shoot up po yan, lumakas, pwede niya pong ma-hit itong ating 24%, which is 4.43. Okay? So, congratulations po sa mga kumita dyan kay BLL. Ang next ay Meg. Ayun, si Meg nag-breakout to eh. Ayun. Na-hit din yung target natin king Meg ng Thursday ha. Ayan. Sakto lang natin sa linya para yun. Tapos meron din tayo dito, no? Na-hit yung dalawa, which is yung buy natin dito. Ito, 9%. And then, yung buy, which is dito, which is 22%. So, ayun po. 22%. So, congratulations po sa mga kumita dyan, no? Nagka 22% sa Meg. Ang next resistance po ni Meg is 395. Okay? So, that is at least 9% from the resistance natin na 360. Okay? So, manage yung risk nyo po. Ngayon, kung bumili kayo dyan Friday, ang inyong cut loss dyan eh, medyo tight lang ha, mga 4%. Yan. Ang target nyo is 9%. Okay po. Saan na ba ako? Now. Ayun, si Now. So, nag-retrace nga si Now. Bumalik siya. So, possible bounce. So, nag-bounce po si Now. At ngayon, ang tina-target natin kay Now from the bounce is 17%, no? Ito po. Ito po yung tina-target natin ngayon kay Now. At least 17%. Ngayon, kung kumuha kayo dyan, wait lang. Ang cut loss po natin ay at least 6%. 6 to 7% po ang cut loss natin kay Now dyan. Okay? So, okay pa tong si Now. So, hindi siya nag-break dito. Nag-breakdown siya.
pumunta siya sa possible bounce natin. RCI. Ayun, si RCI, hindi pa na-hit yung Katlo, so okay pa tayo dyan. Pero mas maganda, sa baba tayo makakuha, kagaya ng sinabi natin last time. Move ko lang po dito ha, para kikita nyo yung progress. So, yung kumuha doon, ito po yung cut loss natin, 4%, so hindi pa na-hit. Pero yung bumili dito, yung bumili dito last time, wait lang. Ito po yung target natin dyan. Ay, sorry, 70% target, pero na-hit niya lang ay 12%, no? So, balik natin yan dyan. So, yun po. Sa RCI, okay pa tayo. So, hindi pa na-hit yung cut loss natin. Ani. Yun. Ayun, si Ani, no? Papunta na siya sa ating target. Move ko lang po ito dito. Tapos, ito, i-move natin dito para hindi nakaharang sa mga kandila. So, ito po yung buying level natin kay Ani, no? Tapos, ito po yung target natin dyan. Quick target, 7% sa 863 or 11% po around 9 peso. Okay? Yan po yung target natin kay Ani. Yan po. Around 9 peso and 863. So, ito po yung buying natin dyan. Ito. Okay? PLC. Ayun, si PLC na-hit yung first target natin, no? Wait lang, move ko lang to. So, 11% po yan. So, na-hit yung target natin. So, congratulations. Ang next, or yung kumuha po dito sa baba, ang target na 22%, na-hit dito po, no? So, na-hit na yung dalawa. Ang next nating tinitingnan kay PLC is 0.43, which is from the entry level natin dito, that is around 30% target. Ito po. Ayan, 30% target, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan. TBGI, ito, Telco Play, Tower Telco, no? So, na-break, na-hit ba tong target natin? So, ito yung tina-target natin dyan. Move ko lang po dito sa kabila para makita nyo. And then, this is our cut loss from the entry, no? Mula dito sa entry natin hanggang sa highest niya, 18%. So, I believe nagbenta na rin kayo dyan. Ang mabilis na 18% yan. Although, ang target natin is 27%. So, it's still a good gain, no? 17%. Now, sa nakikita natin kay TBGI, possible na, excuse, namamalat na ako. Possible po na makagain tayo dito ng around 18% and then cut loss po tayo ng around 5%. Okay po. TBGI Ma. Pa si Ma. Ayun. Si Ma natin, yung entry natin dyan ay okay pa. And then, ang target natin dyan is 2.21, which is 16%. So, mapapansin nyo po ngayon, from the buying natin, up na tayo ng 8%. Kung nakabenta kayo sa taas ng Friday, that is 10%. So, congratulations po, no? Baka nagbenta na rin kayo dyan kasi 10% naman na yan. It's a decent gain na, no? But yet, ang target talaga natin dyan is 2.21, which is 16%. Okay? Congratulations po sa kumita. Ito, balikan natin si GT Cup, my favorite, no? So, sabi natin, wait here, no? Baka mag-retrace. Tapos, target natin is 600.
Ang nangyari, hindi nag-retrace. Baka didiretsyon na niya sa 600 yan, no? So, anyways, so, pagdating sa 600 level, medyo ingat na po tayo, no? Baka mag-retrace na yan sa 600 level, ha? So, sa mga meron, congratulations po sa inyo. Okay? Sa mga wala pa, wag mo nang kukuha. Okay? Maghintay tayo. Ganyan lang talaga yan. So, mula sa baba, oh. Although, ulitin ko lang, na-trade natin to dito dati, tapos nakabenta tayo dyan. So, kung mula noon, hindi ko na yata pinasukan to, eh. Sayang, no? Same. It's a good favorite, ano ko po to, paborito kong chinachart, pero bihira kong i-trade yun. Dito ko lang siya tin-trade last time, then hindi, pero maganda. Ngayon kapag nag-retrace tong si GT Cup, baka pasukan natin, no? So I still hope na mag-retrace pa rin talaga si GT Cup dito. Although kasi gumanda po yung ating PSE, no? Kaya liparan tong mga blues na to, eh. So hopefully pag nag-retrace si PSE, mag-retrace din po tong si GT Cup. But again, if ever ma-hit niya tong 600 peso level, medyo ingat po tayo dyan. Okay? Next, Win. Ayun, si Win. Willex. So, gusto kong para pinaliwanag ko na to last time, may mga ano to, kagaya to ng iba na ililiquid o basura. Kumukuha kayo dyan sa baba, no? Tapos binibenta yan sa rally. So, but for now, kung wala pa kayo nito, wag na, or kung hindi kayo sanay sa galaw ng mga ganito, wag nyo nang pasukan, no? Marami namang quality stocks dyan na pwede nyong i-trade. Pero kung gusto nyo talaga, lagyan nyo ng 10K yan. I-target nyo yung previous high na 19%. Pero yung cut loss nyo dyan, medyo, ano lang ha, mga 6-7%. Okay? Sa mga, sa Win. Ever Gotesco. Sikat na sikat to dati, nung kabataan natin, no? Ever Gotesco, no? Tapos, winasak. Ayan, no? Kita nyo dahil, no? Diba? Mula 1.4. Kaya kung hindi tayo nagka-cut, down ka ng 95% dyan, ng mula 1997, no? Sa clap. But anyways, so, tignan nyo naman po yung earnings niya, no? 699K net income, negative 50. So, for me, wag nyo na po munang pasukan to, no? Kahit maganda yung reward ng mga ganyan. Pero, risky po, eh, no? Wag po tayo masyadong magano sa mga risk. Lalo na ngayon, no? Mahirap kumita ng pera. Wag tayo sa mga risk investment. Si, yun. Eto si C, no? Si C. So, wait, retrace. Nag-retrace din. So, i-move ko lang po ito. Ayun. So, kung kumuha kayo doon, 587, may 13% kayo nung high niya. Tapos, cut loss natin. Ito, yan. Para malinis yung chart. So, wait here, no? Ito, nag-retrace nga. So, kung nakakuha kayo naman sa retracement, meron naman kayong 29% na mabilis. Or kung nakabenta pa kayo sa taas, that is 38%. So, congratulations sa inyo. Ito, kagaya na pinakita natin graph kanina, may direktong what do you call this? Ito po yan, no? So, meron siyang direct 25% stake kay Telco, kay DTotel. Ayan. May 25% po siya. 25% tapos 35% si Odena Corp. So, si Chelsea, kung gusto nyo rin ng maganda talaga kay dito na telco, pwede rin kayong kumuha ng C. Mas medyo ito, kitang-kita nyo. Chelsea Logistics and Infrastructure. No, this is Chelsea Holdings. Wait lang. Chelsea Holdings. Tama.
Chelsea. Tama po. Tama nga. Ayun. Chelsea. Okay. And then, Sec B. Ayun, si Sec B natin, no? Ang target po natin dyan is 121.88, which is equivalent to 20%. So, yung nakakuha po sa breakout dito, congrats. Baka nag-up na kayo ng around 4% ngayon. Okay? So, okay pa tong si Sec B natin. CHP, yun. Si Messi Mento, no? So, sabi natin, wait here. In kaso, hindi tumuloy, no? Hindi tumuloy. Bababaan na eh, no? Tapos, nag-green uli. Yun. So, kung kumuha kayo dyan, kagaya ng sinabi natin last time, kung magte-take kayo ng risk, pwede kayong kumuha dyan. Ibebenta natin niya sa 193, which is equivalent to 19%. Ngayon, kung medyo kaya nyo maghintay, sabi natin, maghintay kayo dito, wait here, around this level, tapos doon natin ibabato. Pero ngayon, ang nangyari kay CHP is, nag-green, no? Nagpahinga. So, yung nag-take ng risk dito, pwede po yan. Cut loss nyo lang is 5 to 6%. And then, ang target nyo dyan is 19%. So, maganda po yung risk reward natin dyan. BPI. Ayun, si BPI. Actually, na-hit tong 18% natin kay BPI. So, congrats. So, yung mga banko medyo dumapa, no? Parang yung SECB natin, no? Papakita natin ulit. SECB, ayan. Ay, hindi. Ayan, tama. So, gap up, tapos down. Now, si BPI, rally, tap, gap up, tapos down ulit. So, kung kaya nyo pong maghintay kay BPI, pwede po kayong kumuha dito sa retrace nyan. Tapos, benta po natin yan dito banda, around 11%. So, dito po. Ayan. Tapos, ibabalik nyo lang doon. Around 11%. Okay? Ayala. Ayun, si Ayala natin, yung target natin na 32%, na-hit na. Ito yung 15% na target dati, na-hit din yan. So, now, if you would notice, no, zoom ko lang po ng konti. So, malapit na tong si Ayala sa resistance natin ng 39.86. Pero, maganda pa rin yung move, no? So, kung lumakas yan, pwede po niyang abutan itong ating 43.13. No? So, that would be additional 9% from the last closing price. Kung bumili po kayo dyan kay Ayala, kung may 9% target kayo, medyo tight lang po yung cut loss nyo dyan ng around 4%. Yan. So, ingat po tayo pag medyo naka-advance na. Kaya maganda po, maghintay tayo sa retrace dito para pwede nyo po yung iba to. Mas malaki po yung reward nyo kaysa sa risk. Yan, mga ganyan. Okay? Supurin ko lang to, ha. Mas gusto natin ganito mangyari sa kanya. Okay po. MBT. Ayun na si MBT natin. So, nag-wait here tayo. Bumaba yan, pero hindi... Alam natin. Bumaba yan, pero hindi niya nasaktuhan, no? So, ito yung sa atin, meron tayong maliit na space. Mga 1 point lang yan, no? Anyway, congrats po. So, now, yung mga bumili dito sa breakout natin, so, meron tayong tinatarget na 21% yan. Dito po yan, no? So, congratulations po sa inyo. So, malayo-layo pa tayo sa target natin, no? So, naka-advance na tayo ng at least 4% dyan. So, congratulations po. And then, after MBT, IRC.
Eto, no? Eto ulit. So, I'll still stick to this. Although may news po si IRC, no? May mga makikita tayong photo na nasa social media, no? Yung picture ng construction ng tren. Wait lang, hanapin ko lang sa, ano? Hanapin ko lang sa social media. Pakita natin sa inyo. Eto po yan, no? Wait lang, download ko lang yung picture para pakita natin. And then, saan yung picture? Yun. Ayan. Kita nyo po yan. So, meron tayong news ngayon, no? Ayan, ayan. So, malamang, baka hindi mag-retrace to, baka tumuloy. Ngayon, pag tumuloy, okay lang din. Pag tumuloy yan, so meron pa kayong 20% na possible potential gain, tapos sa ano po yan, ha, 194 yun. So 194 po tayo magbibenta dyan kung dahil sa news na yon or nakikita natin po ito ay magkaroon ng breakout yan. Okay, congratulations po sa inyo. Pure Gold. Ayan, winasak si Pure Gold. Ito yung sabi natin kay Pure Gold. Wait here, no? O, ayan, oh. Patong-patong na yung kulay natin dyan. Puray ko na lang yan. Yan. So, nangyari, hindi siya tumuloy. No, hindi niya inabutan. So, gusto natin sa kanya sana, eh, pumunta dito, tapos ibabato natin dyan, di ba? 9%. So, hindi siya tumuloy, no? Reverse siyang ganon. So, titignan natin ngayon kung pag binrake to ni Pure Gold, itong colored box natin, possible magkaroon na tayo ng reversal dyan. Pero kung hindi niya mabreak yan, I mean, mag-resist siya doon, baka bumalik na po siya yan dito. Baka na-delay lang. Okay? So, yun yung titignan natin this coming week kung ano ang pakita sa atin ni Pure Gold. Euro. Ayun, si Euro, no? So, malapit na siya sa TP natin, pero baka nagbenta na kayo. So, ang TP natin dyan, first TP natin is 14% from the buying level, but the Friday closing is 11%. Baka binentahan nyo na yan, no? So, congratulations po sa mga kumita dyan kay Euro. Ayun, ito, mag-gumanda rin tong galaw ni Ayon, no? Ito yung boyfriend ni Vice Ganda, si Ayon. Eh, cheche. Hey, walay sa joke. So, ito po yun, no? So, meron po tayong entry price dito. Ang target po natin dyan is 11%, which is sa 1.13. Okay? And then, kung kayanin, pag nag-break po sa 1.13 itong si Ayon, pwede niya pong i-hit itong ating 1.47. Mapasin niyo po ito, itong entry na to, tsaka ito, 29% po yan. So, sa mga conservative, kung gusto nyo, hintayin nyo mag-breakout. Di ba? Tapos, mag-retrace, dun tayo papasok para sa upper move. Yun naman nakakuha dito, pwede kayong mag-sell half. Tapos, pag nag-breakout, hold. Pag nag-resist, ibenta nyo na lahat. Okay? Alco. Ayun, si Alco. Wait. Extend natin itong ating colored box. Na-break na ba to? Ayun, na-break na, sir, ma'am. Pwede. So, na-break na ni Artaland yan, no? So, pwede tayo dito. Tapos, target nyo dyan is 13% sa 0.70. Pero kung doon kayo bumili, dito po yung cut loss nyo dyan. Around 5-6%. Okay? And then, what else? SHP, SL. Shell. Ayun, winasak tong si Shell, no? Ito yung mga target natin dati. So, na-hit naman na yan. Burayin ko na lang muna to. Burayin na natin yan. Ang book value niyan is 21 peso, no? So, 'di ba may balitang ano, iko-close nila yung, kung di ako nagkakamali, yung sa bataan nila, no?
Diba? Sayang. Sayang na sayang lang. Move ko lang to dito. Yun. So, pwede tayo dyan kay Shell. Medyo tight lang yung cut loss natin. So, pwede po kayo dito. Tapos, 27% possible gain, potential target, and 5-6% cut loss. So, medyo tight lang yung cut loss natin dyan kay Shell. Okay. Manila water, no? Essential to sa buhay ng tao. Ang tubig, essential. Ayan, no? May mga tayo, may mga linya na tayo dyan. So, burin ko lang muna yan. So, kung if you would notice yung gusto nating ma-break itong colored box, then this is your entry, no? Itong breakout niya. If you... Tapos po, ang target natin dyan is around 14% sa 1687. So, kung dyan kayo nag-entry, cut loss nyo po dito banda, around 6-7%. And then, ang target nyo po dyan is 14%. STR. Yun, si Bilyar. Bilyar, buray na muna natin yan. Ayan, may mga study pa pala tayo sa kabila dito. Okay. Itong si STR, kagaya ng mga sinabi ko nung nakaraan, kuhanin nyo lang sa baba. Tapos, ibenta nyo rin sa taas yan. No? Yan yung pagkuha dyan kay STR. Wait lang. Yan. So, kung nakakakuha tayo sa baba, malaki na yung gain natin, no? 14-16%, mga ganyan. Now, possible na may follow-up pa tong si... Anong tawag dito? Okay, STR. So, pwede po kayong kumuha dyan. Ibato nyo dito, around 11%, pero tight cut loss din kayo. Kasi nasa taas na eh. No? Yan, mga 4-5% lang po yung cut loss natin dyan. Medyo tight. Pero mas maganda talaga kung bumalik si STR dito sa baba, dyan kayo makakuha, tapos bato nyo uli dito. Okay? East-West. Ayan, fly away. Skyline Pigeon Fly. So, ito yung mga initial natin dati. Tanggalin muna natin. So, nasa malapit na siya sa ating resistance na 1059, no? Itong si East-West. So, nag-break na siya sa ating color box dito. So, ang ganda. Ang gandang move yan. So, that is around 20%+, no? 26%. So, ang next nating nakikitang resistance ni, anong tawag dito? Ni East-West, ito pong 1156. Pero, mas maganda sa kanya is kung mag, ano siya dyan? Retrace. So, lagyan natin uli. Possible. Or wait here. Yan. Mas maganda po kung tumuloy siya dyan. Tapos, dito natin siya ibabato sa 11. Yan. Ngayon, kung tumuloy naman siya ng diretso dyan, okay lang din, kagaya na sinabi natin. So, meron kayong possible na 11%. Pero kung sa baba po siya, mag-retrace, tapos bumuelo uli, mas malaki po, 18%. Okay? Brown. Si Brown, ayun, si Brown natin. So, lagyan ko lang po ng palatandaan. Yan. Para pag minug ko to. Ayun. Ayun. Okay. So, si initial natin na target is 11%. Nung Friday, umabot siya ng around 10. Tapos, nag-close siya ng 8%. Baka binentahan nyo na. Kung binentahan nyo na, congrats pa rin po sa inyo, no? And then, ang ating max target dyan is around 27% sa 1 peso. Okay? So, okay pa tong si Brown. Nasa buying level naman siya or within the range pa rin siya ng buying level. So, okay. FB, yun! So,
Umalik si Ebby sa ating buying. Wait lang. Ayusin natin pong ating yan. So, pwede po tayo mag-test buy dyan kay Ebby. Maganda. Although maganda na yung pinapakita niya, no? So, meron tayong pattern dyan. So, maganda. Kung makakuha kayo dyan, cut loss nyo lang 5%. So, low risk, high reward. Okay? So, okay pa tayo kay Ebby. SM, nag-breakout na po si SM sa 958, yung initial target natin. If you would notice, kung lalagyan ko to ng yun, no? So, nag-resist po siya, no? Medyo tight lang po o maliliit lang po yung kanyang swing. So, maliliit yung swing niya, no? High, low, high, low, high. So, anong gusto natin mangyari sa kanya? Low at magkaroon ng breakout. Di ba? Pag nag-resist po yan dito, possible po mag-double tap at bumalik dito sa 960, 958 level. Kaya, aabangan po natin tong CSM. Kung ano yung pakita niya sa atin. Pero para sa akin, mas maganda, ibalik niya muna dito yan, tapos ibabalik natin doon. So, that is around 14%. Okay? And then, food. LR, sige po. Is Ma'am Lizelle, LR. Hello po. So, si Pud, ito po, nag-retrace. So, kagaya na sinabi natin dati, gusto natin, dito na kayo kumuha sa taas. So, breakout ng ating color box para medyo safe, may buwelo, at maganda yung ating maging risk-reward ratio natin. No? So, wait. That is around 14%. And then, pag nag-breakout po yan, kakat loss lang kayo ng around 6%. So, yan po yung gusto natin mangyari kay, anong tawag dito? Food. So, ngayon, wag muna kayong kukuha. Mas maganda sa breakout. So, yung iba nakakita ng pattern dyan, if I make it a bit higher time frame, mapapansin nyo, meron tayong maliit na pattern. Pero hindi siya masyadong obvious, masyadong tight. Okay, so sa breakout po tayo kukuha. Gary, yun si Gary. So si Gary Potpot. BDO MPI. Hindi ko ba naano si BDO? Sige po, lagay natin 'yan, BDO MPI. Okay, si Gary Potpot. Si Gary na hit yung ating na hit yung ating target na initial target na 15%. So congratulations from the buying level. No? Congrats. Ito po yung sinasabi natin, kukuha tayo sa base. And then, ang next target natin kay Gary is around 38%, which is at around 103 peso. No? So, congratulations po sa mga kumita kay Gary. Wait lang. Hindi ko ba natapos nung si DMW? Silipin nga natin. Ay, hindi pa. Yun. Ito yung last time natin, no? Hindi natin binura. So, buy tayo dito. Tapos, cut loss lang ng 2-3%. So, tight na tight, no? Which is, hope na sinunod nyo po yung plan natin dyan dati, no? So, nasagip tayo ng malaki dyan. Yan. Okay. Now, tanggalin natin yan. Bugbog na bugbog po to, no? Mula nung nag-IPO, tapos binalikan yung IPO, tapos tuloy-tuloy na siya pagbaba. Okay? So, ngayon, medyo attractive na po yung presyo niya compared dati, no? So, pwede po tayo dyan kay, DMW. So, dito po tayo kukuha dyan. Kung makakuha kayo ulit dyan, kung bumalik siya sa base, pwede. So, pag nakakuha po kayo dito, target nyo doon, initial target, 13%. Then, your cut loss will be around 5-6%. So, yun po yung unang target natin dyan. And then, kung makakuha kayo dito, mabato nyo dito uli, that is another 26%. Okay? That is around 6.65 peso. Tapos, yung first target natin is nasa 6 peso level. Okay? WPI. Ayun. So, binastos yung ating mga level, no? Mga 33% po yan, kung mapapansin nyo.
So congrats, sobrain na nga natin 'yan para malinis yung chart. Now, medyo bumabalik na po yung businesses, no? So gumaganda. Tingnan ko lang po dito sa weekly. Okay. Mas maganda po kung makakuha uli kayo around 6.60 dito. Kung makakuha kayo diyan, mas maganda. Tapos cut loss, target kayo ng around ito, 25%. Cut loss kayo ng around 9 to 10%. Yan lang. Okay. Pag nag-breakout naman po yan, possible po na sa 86. So, kung mag-breakout po dyan, so meron tayong 25 and then another is 86. So, that is around 45%. Yan po yung mga target natin kay WPI. And then, tapos na tayo kay LR. BDO. Di ba tayo tapos kay LR? Parang natapos na po tayo kay LR. O nga, tatapos na tayo kay LR. So, BDO. Ito po si BDO. If you would notice, ito yung buying natin. Tapos, cut loss tayo ng 5-6%. Ang target natin dyan, 9%. So, na-hit po yung target natin ng 2 beses. Ito po, rally dito. Up, tapos kuha uli. Up, tapos... So, ngayon, anong nakikita natin kay BDO? Possible, kung bumalik siya uli dito, same goes, tapos bato uli tayo dito sa 97. Ngayon, kung hindi na siya bumaba dyan, ang tatargetin nyo na po itong around 109 peso, which is 22%. Okay po. And last is MPI. Ayun, si MPI. So, na break na niya yung ating colored box, no? Ito yung mga plano natin dati. So, pwede po tayo diyan as ba't hindi ko nilagyan ng cut loss pala to. Ah, dati kasi hindi pa niya nabibreak. So, nag-project muna tayo. Anyways, so cut loss niyo po diyan ay around 6-7%. So, initial target po diyan kay MPI is 4.87, which is 17%, and around 5.27, which is 26%. Ayan po. Ito. 5.27 at saka 4.87. Okay? Yun. Maraming salamat po sa pakikinig nyo at sa inyong suporta sa ating weekly stock review. And again po, pa-play po yung mga video natin. So, ano man pong kitain natin ngayon sa YouTube, do-donate po natin, no? Para makatulong po tayo sa mga kababayan natin. Okay, so currently, kumita tayo ng $71. Hindi ako nagkakamali. This month. So, hopefully, by the end of the month, tumaas pa po yung revenue. Then, don't worry, popost ko po sa Ocean 5 yung pag pinadala natin sa Pinas yung tulong. Okay? So, hindi nyo po kailangan maglabas ng pera. Supportahan nyo lang po yung ating YouTube channel para po makatulong po tayo sa iba. So, enjoy your weekend, mga darling. And, sana ay magkaroon tayo ng mapagpalang week ahead sa ating trading, no? At sana kumita tayo next week or this coming week para marami tayong matulungan. Yun. So, again, maraming po salamat sa inyong pakikinig at suporta. And God bless po.